ang huling tawag na natanggap ko dun sa nanay ng mga anak ko was that umaakit na sila sa second floor ng bahay. And then napatili, may tumili, may sumigaw. And then na-cut off yung call. And then lumabas ako ng bahay, yung backpack ko, ang laman lang nun, siguro dalawang t-shirt, isang short na binalot ko sa plastic. Meron na rin akong yung mga early LED na flashlight. Yung two-thirds ng backpack na puno ng pagkain. And then I had a flashlight, I had the good night. Yun lang. Lusong ako. Naglakad ako from Farmers Cubao hanggang Junction. Ganun kalayo nilakad ko. Nag-start ako ng mga 4:30 ng hapon. Nakarating ako mag-aalas 9 na yata ng gabi. Imagine yung gabewang pa yung tubig na nilakad mo, na may backpack ka na, puro dilata. Hindi ko ma-imagine yung pagkalaspag nung katawan ko that time. Gave me a learning experience na ito yung totoong buhay. May sasakyan ka nga. Hindi mo naman magamit kasi for some reason, sobrang laki taas ng baha. Masira yung sasakyan. Marami kang dalang gamit. Paano mabibit-bitin? Doon na medyo nag-mature yung awareness ko sa what I would term for myself is survivalism. It's a word na I learned sa bundok eh. Merong psychological aspect ang disasters, calamities. It takes its toll on the human being. And sino yung mga usually psychologically injured? It's people na hindi pa nakakaranas ng ganon. Tignan mo yung mga taong grasa halimbawa. For sure, medyo mga ilang buwan nang hindi kumakain yan. Pero naglalakad pa sila. Ang lalayo na nilalakad nila. Nabubuhay naman sila. Kung kumain man sila, kaya nilang kumain sa basurahan. Kaya nilang kumain ng bulok ng panis. I'm really very realistic on my planning. Minsan, okay lang sa akin na medyo mag-skip ng isang meal for the sake na maranasan mo man lang ng konti. Hindi ka naman mamamatay na isang meal lang mawala sa'yo eh. Skip dinner, skip breakfast. Minsan, ifo-force ko yung sarili ko na mag-diet na tinapay lang. Hindi naman ako mamamatay eh. Maglulus ako ng weight, pero hindi ako mamamatay. So, ginagawa ko. What that does is psychologically reinforcing yourself na okay, kaya ba natin dalawang araw? Sige, dalawang araw, tara. I think the most na nagawa ko is 1 week. But this is only to simulate a certain scenario na what if wala nang food, kaya mo ba? So let's say, in a scenario na, in a survival scenario na wala nang makain, you have to hunt. Then marunong ka sigurong gumamit ng tirador. Marunong kang magpana. It's an important skill to learn kasi traditionally naman ang tao is hunter. So itong mga tools na ito are merely for hunting. Sinasabi nga ng traditional weapon enthusiast na hindi kami nauubusan ng pana, hindi kami nauubusan ng hollen or ng ball bearing. So kung gagawin mo sa baril yon, halimbawa, maubusan ka ng bala. Pero kung gagawin mo sa tirador, nauulit mo naman yung bala, then forever and ever makakapag-practice ka. Kasi umuulit ka lang na umuulit. For me, ang pinakamagandang benefit niya is you get to use your brain more. So, mind and body nagsisink kasi very physical yung activity. Wala na tayo masyadong physical activities ngayon. So, nilalagay lang natin. Dinadagdag lang natin sa pag-archery or pag-titirador. After day one, everything's gonna be a big mess. No? Ang rescuer hindi makakagalaw kung hindi nakaprepare. Kaya nga ang rescuer nakaprepare palagi. Yung mga preppers na sinasabi natin, ay mga rescuers din yan. Kaya pag tinamaan sila, kaya nilang lumabas. So pagdating ng day 2, day 3, security risk na yan. May nagsabi nga sa akin, ang dapat sa'yo, meron kang 320 rounds ng bala sa baril mo. Dahil kung matagalan yan, security is the nightmare. Dahil wala pong darating kaagad na national.
You're on your own. Kaya nga palagi sinasabing, prepare now because you're gonna be on your own. Yun ang sinasabi ko sa mga rescuer. Huwag lang urban ang ano natin. Dahil kami, nag-urban kami. Talagang halos walang laban ng urban. Ano ba ang magiging malaking solution para sa ano? To save lives, more people. Ang sinasabi nga namin, with General Paraino, sabi, ipasok natin dito sa South dahil mas malapit sa pagkain. Tandaan natin kahit anong situation, time, place, circumstance, tapos adaptation kasama yan. We have to survive on our own, so we have to have yung mga ganito ba? Para rainforest kasi eh, you have to control the weather a little bit and the greenhouse takes care of that. Kaya may mga ganito. Hindi nyo napansin, punong-puno ng pagkain yung pinasukan nyo. But for a normal person, hindi nyo makikita yan. So from the top, siguro nasa 15 hectares to. But napansin mo, puro bangin, puro matatarik. Para hindi siya masyadong ano sa mata ng tao. But halos lahat ng lugar na yan, pagkain. Lodge, mga lodge lang yan. But lahat to, redo, reuse, recycle, whatever's available, especially yung kahoy, para hindi siya masyadong ano, yung overhead ba. But because artist yung misis ko, so it's ano, it's, this is where yoga classes, lectures, mga ganon. Tapos, getting people to stay as a community. Usually, babae ang tumitira rito. Nilalagyan lang namin ng kurtina. Mga babae by groups. Now, ang sinasabi rin namin is to live simple. Hindi pwedeng yung dati mong buhay, eh gagawin mo yun right after a disaster. It's not gonna work. Pangalawa, bago tumama yan, may mga skills ka dapat na meron ka na yan. Paggawa ng apoy, pag ano, pagkakaibigan, importante yan. Kaya nga, bago pa lang tamaan ng ano, yung komunidad nyo, dapat nagkikwentuhan na kayo. Yung mga kaibigan mo, dapat mas kaibiganin mo rin. At come up with exercises kung pwede. Kasi after day one, everything's gonna be a big mess. We prepare, we survive, then we save lives. And this, all of this has to be rehearsed. Katulad ng prepper na nag-iipon ng gamit, nire-rehearse yun. Itinuturo sa pamilya yon. Tapos, may mga days na gagawing scenario yon. Now, yung surviving side na ngayon, importante ngayon yung mga grupo-grupo nga na nagpaplano, katulad ng gusto naming mangyari sa South, para mas magkaroon ng direksyon at ang plano ang mga pamilya. Kasi pag nagsama-sama na ang pamilya, especially for those people in the South, they can start moving out. Yung may kakayanan ng tao, eh. Malaki ang kakayanan ng tao. In fact, it's up to you how you would like to design what kind of body you want to be. And what we're saying is, you have to have a body that survives, that can survive a challenge. Basta dito lang, basta simple lang ang buhay. Masanay kang kumain ng kamote, talbos ng kamote, gabi sa umaga, gabi sa tanghali, gabi sa gabi. And kung ayaw mo kumain na, huwag kang kumain. Pag nagutom ka, di kumain ka. You don't, yung taste buds mo are not looking for. Iba na po rito eh, pag survival mode tayo. Iba. Tara! Maganda umaga sa atin lahat. From detox and everything, herbs yan eh. Or yung mga halaman na nandito. But yung nung nakuha namin to, puro kalamansian lang to eh. Ito po yung sampalok na ginagamit din itong panggamot sa ubo. Nilalaga din to. Ito yung kamyas na ginagamit din to sa may mga yung lumalabas yung tumbong. Ano, almoranas. Ito yung ano, nila yung dahon nito, pinapakuluan. Nago, doon sila, umuupo sila ron mainit-init. Doon yun, ano, pinapasingaw. Ito po yung makahiya na gamot din to sa mga nagbe-bleeding sa babae. Na, ano, dinodugo siya. Carabao grass. Simple lang, pero inaabakan natin. Kunin nyo lang ito. Idikdikin nyo itong ano ito at itapal sa sugat. Nakakapag-ampat doon ng dugo. So it simplifies matters for us. We can adapt as easily as well. Kasi ang unang babagabag sa tao yung pagkain eh. Pag hindi sila makakain tatlong beses ang araw, we don't have to eat three times a day. Marami pang merienda, ganyan-ganyan. All of these habits are gonna be attacking us once a disaster happens.
Yung poops, kinokollect namin dito sa CR. May Goralacto kaming nilalagay, plus kusot. And pag napuno na siya, nilalabas na namin at ginagawang fertilizer. Pag makikita mo to, dito yung poop, tapos lalagyan ng kusot. Nang ganito. Ang gubat, kasama mo pa rin sa pag-poops mo or sa pagligo. Ito yung gusto nating to bring what's outside. Na palaging dapat bahagi sa ating buhay. Ibang-iba yung mapahagi mo ba yung mga gantong natural na magaganda sa mga baguhan ba? Kasi ma-realize nila yung kagandahan ba, yung maganda talaga sa labas. Hindi siya yung nakakatakot na madilim, na maraming ahas, na, you know, yung mga nakakatakot sa ating pag-iisip.